ang lalawigan ng Tarlac ay matatagpuan sa sentro ng rehiyon ng Gitnang Kapatagan. Ito ay tinaguriang melting pot of Central Luzon. Ito ay napapalibutan ng mga lalawigan ng Pangasinan sa Hilaga, Pampanga sa Timog, Zambales sa Kanluran, at Nueva Ecija sa Silangan. Ang pangalan ng Tarlac ay nagmula sa isang uri ng damo na kung tawagin ay Malatarlac. Ang kabisera ng lalawigan ay ang lungsod ng Tarlac. Sa puso ng lungsod ay matatagpuan ang barangay Matatalaip, kung saan nananahan ang maawain at mapagmahal na birhen at reyna ng Tarlac. Ang pangalan ng Matatalaip ay hango rin sa isang uri ng mataas na damo na tumutubo sa lugar. Ito ay kung tawagin ay Talahib. Ang mga mamamayan ng Matatalaib ay may malaking ambag sa pagusbong ng pananampalatayang Kristiyano sa lungsod. Noong taong 1720 nang itatag ang parokya ni San Sebastian, ay itinalaga ang Matatalaib bilang isa sa mga sakop nitong barangay. Taong 1890 nang magkaroon ng patron ang nooy kapilya sa Matatalaib, si Santiago de Galicia. Ang lagpas isang talampakang imahe na ito ay minana ni Marciana Baluy. Pinaniniwalaang ipinagawa ito taong 1840. Ito ay nakasakay sa kabayo na inilalarawan si Santiago Mayor doon sa labanan sa Clavijo. Sa paglipas ng panahon ay napagkasunduan ng mga mamamayan na magpagawa ng mas malaking imahen ni Santiago. Ito ay naisakatuparan taong 1910. Sila ay nagpunta sa Betis, Guagua, Pampanga at nagpagawa ng imahen ni Santiago Matamoro na inihalin tulad sa imahen ni Marciana Baluy. Sa pagdating ng bagong imahe, ito ay inilagak sa kapilya ng Sitio Orquico at ang buong baryo ng Matatalaib ay nagdiwang. Disyembre ng 1910 nang ipagdiwang ng mga taga-Matatalaib ang kapistahan ni Santiago. Ito ay base sa petsa ng paglilipat ng mga labi ng santo papunta sa Katedral ng Compostela sa Espanya. Sa patuloy na pag-usbong ng pananampalatayang Kristiyano, dumami lalo ang bilang ng mga Katoliko sa lugar, kung kaya napagkasunduan ng mga namumuno ng simbahan na kailangan na ng permanenteng puok dasalan upang mas lalo pang mahinang ang espiritual na pangangailangan ng mga mamamayan. Sa tulong ni na Padre Castro at Padre Guanlao mula sa parokya ni San Sebastian, kinausap ni Attorney Tomas Besa ang kanyang pinsan na si Severino Salak at ang asawa nito na magbigay ng bahagi ng kanilang lupain upang dito itayo ang bagong bahay dalangina ng Diyos sa barangay. Walang pag-aatubiling pumayag ang mag-asawang Salak dahil sa magandang layunin ng nasabing pagpupulong. Taong 1945 hanggang sa taong 1946 nang maisa katuparan nito ng kanyang anak na si Francisca. Ibinigay ang 1 hektarya at 2,000 metro kwadradong lupain ng pamilya Salak nang walang anumang kondisyon upang mapagtayuan ng bagong simbahan. Kasama rin sa kanilang mga ibinigay ay ang lupain
kasalukuyang kinatatayuan ng Our Lady of Ransom Catholic School at ang lupain ng sementeryo. Dahil sa patuloy na paglago ng pananampalataya ng mga taga-matatalaib at pagdami ng bilang ng mga Katoliko sa lugar, itinaas ang estado ng kapilya at ito ay naging isang Catholic Mission Center o Pastoral Station taong 1950. Napagdesisyonan ng lubhang kagalang-galang Cesar Maria Guerrero, obispo ng San Fernando, Pampanga, na gumawa ng bagong parokya sa Tarlac-Tarlac noong taong 1955. Ang matatalaib noong panahong iyon ay ang tanging Catholic Mission Center sa lugar, kung saan si Santiago Matamoro ang patron. Sa panahong iyon, ang parokya ni San Sebastian na ngayon ay ang katedral at ang parokya ni San Miguel ng Barrio San Miguel pa lamang ang nakatayong parokya. Nagdesisyon ang mabuting obispo na ang bagong parokya sa matatalaib ay italaga sa ngalan ng Mahal na Birhen. Ang kauna-unahang parokya ng Mahal na Birhen sa Tarlac-Tarlac. Pormal na inilabas ng obispo ang dekreto ng pagkakatatag ng parokya ng Nuestra Senora de la Merced noong 3 ng Mayo, 1955. Si Reverendo Padre Conrado Quiambao ang itinilagang kauna-unahang kura-paroko ng parokya. Ito ang unang beses na si Padre Quiambao ay talagang kura-paroko. Si Padre Quiambao ay isang dating military chaplain, akmang-akma dahil napili ng kagalang-galang na obispo na ang titulo ng Nuestra Senora de la Merced ang maging patron ng parokya ng matatalaib. Ang titulong ito ng Mahal na Birhen ay ang patron ng Royal, Celestial, and Military Order of Our Lady of Mercy and the Redemption of Captives, o mas kilala sa tawag ng mga Mercedarians. Si Padre Quiambao ay malapit na kaibigan ng Pamilya Dayrit ng Angeles, Pampanga. Sila ang nagmamay-ari ng mapaghimalang imahin ng Santo'y Chero na kilala sa tawag na Apo na nakalagak sa Apo Shrine sa Angeles. Sila ang kinausap ni Padre Quiambao para sa imahin ng Nuestra Senora de la Merced dahil naniniwala ang kura na ang mga imahin ng mga dayrit ay nagmimilagro at mapaghimala. Pumayag naman ang pamilya at ibinigay ang kanilang imahin ng Nuestra Senora de la Merced na likha ng sikat na eskultor at imahinero Maximo Vicente. Naganap ang pormal na paglilipat ng imahin mula Angeles patungong Tarlac noong 24 ng Setyembre taong 1955. Kapistahan ng Mahal na Birhen. Ito ay dala nila Jose Pepe de Guzman at 40 iba pang kalalakihan sa tulong ni Susing Panlilio. Sila ay lulan ng sasakyan na kung tawagin noong araw ay peacemaker. Ako si Sister Luz Lugay, tenender of the 10th Order Carmelitas dito po sa Tarla, and the body of the Blessed Mother. At ako isang araw na nagagalak dahil may nagbalita sa amin na may darating na birhen na gagawin ng patron ng aming barangay dito sa matatalay na tungkol daw birhen na ito nung nasin ng mga pamilya ng family direct sa Angeles, Pampanga. Nung dumating siya, meron sirena. Narinig namin, dito mula kami doon sa harapan. Nung nakita ko, napakaganda ng birhen. Napakaganda po. Nasa isang parang karosa nung nasa mataas.
maganda siya talaga. Marami sumama sa prosesyon hanggang sa matatalayin. Pero ang puti po, ang napansin namin, dinala dito, mula, at saka naging, parang umito rin yung ulan, pero hindi magandang panahon. Nung nandito lang po sa Tarlac, bigla lumiwanag. Kaya po yung talagang ang lugarin eh. Ang kanya talagang kasi experience ko po sa paglalakad namin sa lugarin. Pag dumarating yan, bibigyan ng grisya para blessing. Pero actually, hindi yung ulan po. Ganyan lang. Kaya kami na masaya-masaya nung nakita namin na dumating. Masaya kami dito sa matatrayan na yung mag-dinonate sa amin ng Lugarin de la Merced. Sa paglipas ng panahon, ay lumaganap ang debosyon sa Nuestra Senora de la Merced hindi lamang sa matatalaib at mga sakop ng barangay ng parokya, kundi sa buong munisipalidad ng Tarlac. Sa pagkakatatag ng diosesis ng Tarlac, taong 1963, isa ang parokya ng Nuestra Senora de la Merced sa mga unang parokyang sakop nito. Dahil sa laganap na debosyon sa mahal na Birhen de la Merced at sa kadahilanang ang kanyang parokya ang pinakamalapit sa katedral, itinanghal siya ni Monsignor Jesus Sison, ang unang obispo ng bagong tatag na diosesis ng Tarlac bilang Virgin of the Diocese. Nagpatuloy ang paglaganap ng debosyon sa Nuestra Senora de la Merced hanggang dumating ang isang hindi inaasahang pangyayari. Taong 1993, sumailalim sa tinatawag na Encarna o Restoration ng imahe ng Nuestra Senora de la Merced ng Tarlac. So nakita nung Hermana Mayor that year na marami ng gasgas yung imahe. So ang napagkayarian kasama ng PPC ipa-encarna ang Birhen at dinala siya sa Guagua. So ang naging kasunduan ng Hermana Mayor at nung gumagawa ibalik ang dating ganda, pero dapat yung ninyo ay matanggal, maging detachable. So, para sa amin, dito sa matatalahin, we find it providential na kahit kailan, si Maria palaging kasama si Jesus. Si Jesus palaging kasama si Maria. So, hindi pinulot ng Birhen na matanggal o maging detachable ang ninyo sa pagkakahawak niya. So, ang ginawa ng restorer o ng encarnador, nagbigay siya ng isang imahe na mannequin type, tinatawag na bastidor, na kung saan yung ninyo natatanggal. So, yun yung binigay sa mga tao ng matatalahin. Inuwi dito sa Tarlac, maganda yung damit, bago yung corona, at talagang maganda yung imahe. Dumating ang araw na natapos ang pista, kasi nakasanayan ng mga matatanda pagkatapos ng misa hinahawakan yung Birhen. So, isang daily mass goer at deboto ng Birhen, si Mrs. Daging Miranda, nakasanayan niya kasi na hinahawakan yung Birhen after the misa. Paghipo niya dun sa imahe, nakita niya, walang paa. So, kinapa, walang paa. Nag-hysterical yung matanda nung nakapa niya na walang paa at nagsisigaw. Sabi niya, bakit walang paa ang Birhen? Kasi nga naman, kung tatanggalin yung damit ng Birhen, meron siyang paa kasi detalyado yung pagkakagawa niya, meron siyang paa. So nagkaroon ng commotion. Nagpuntahan yung mga matatanda at tinignan. Nakita nga nila, walang paa ang Birhen. So, dun talaga nalaman na napalitan na yung imahe. Ang punto naman dito,
ang pagkakamali ng inkarnador, hindi niya sinabi na nagbigay siya ng panibagong imahe kasi hindi niya kayang gawin ng detachable yung ninyo. So, pagkatapos na ibinigay yung bastidor na imahe, dinala sa antique shop itong original na image at ibinenta. So, ibinenta siya sa antique shop at nawala dito sa aming lugar, sa Matatalain, sa aming parokya, ng 22 years. Nawala man ang orihinal na imahe ng Nuestra Senora de la Merced ng lungsod ng Tarlac. Hindi pa rin ito naging balakid upang ipagpatuloy ng mga deboto at parokyano na ipagpatuloy ang kanilang debosyon sa mahal na ina. Nandiyan pa rin naman ang kaliherang imahe ng mahal na birhen na parehong ibinigay din ng pamilya Derin ng Angeles Pampanga. Sa mga panahong wala ang orihinal na imahe, ang kaliherang imahe ng mahal na birhen ang siyang naging santungan ng mga deboto sa kanilang mga panalangin, sa kanilang mga hinahing. Sa tuwing nga dadalaw ang imahe ng mahal na birhen sa kapilya nila, sa bawat barangay na sakop ng parokya, ay ang makikita mo ang mainit na pagtanggap sa imahe ito. Nariyang susunduin siya sa pamamagitan ng bogbog o yung gamit sa pagsasaka. Nandiyan ang mga bata ay hahagisan siya ng mababangong bulaklak sa daan pa lamang kung saan siya ay inuprosesyon. Sa paglipas ng panahon ay nagkaroon na ng mga anak na parokya ang parokya ng Nuestra Senora de la Merced. Ito ay ang Our Lady of Mount Carmel Parish, Our Lady of Lourdes Parish, Shrine of Saint Francis of Assisi, at Santa Cruz Parish. Ipinagbigay alam agad sa ating kuraparoko noon na si Reverend Monsignor Pedro Capitli na nawawala ang orihinal na imahen ng Nuestra Senora de la Merced. At agad-agad nila itong hinanap. Mga PPC officers kasama ng ilang mga miyembro ng parokya ay nagpunta sa Pampanga. Ngunit sa kanilang pagkadismaya, wala na. Nagsarado na ang shop. Inkarnador na nagsasagawa at sana ng, nagsagawa ng inkarn ng Mahal na Birhen. Ang paggawala ng orihinal na imahen ng Mahal na Birhen ay nagpababa sa moral ng mga taga-Matatalay. Sa kabila ng matagal na panahong pagkawala ng orihinal na imahen ng Nuestra Senora de la Merced ay nagkaroon ng bagong pag-asa ang mga deboto ng Mahal na Birhen na siya ay muling makabalik sa kanyang tahanan sa Tarlac. Taong 2012 nang may mag-post ng kanyang larawan sa Facebook. December 1, 2014, na magpunta kami sa Holy Family Parish sa Cubao. Ang sadya namin para puntahan at makausap si Father Jojo Ceruto na siyang nangangalaga at nakabili sa imahen ng Nuestra Senora de la Merced sa isang antique shop. Kasama ko ang ilang mga matatandang deboto na noon pa man ay nangangalaga na sa Birhen. Dala-dala rin namin ang mga ebidensya na magpapatotoo sa aming pagkiklaim na ang imaheng na kay Father Jojo Ceruto ay ang nawawalang orihinal na imahe ng Nuestra Senora de la Merced ng lungsod ng Tarlac. Noong una, marami rin kaming agam-agam, pero gaya ng sinasabi ng isang quotation, it's now or never. So,
itinuloy namin ang aming paghahanap sa Mahal na Birhen. Ngunit ang aming mga problema ay, una, hindi namin alam kung dadatnan ba namin si Father Jojo sa kanyang kumbento. Pangalawa, hindi naman namin alam kung paano kami makakapunta sa Holy Family Parish sa Madre Michelle. Buti na lang, tinulungan kami ng mga staff ng Santo Domingo Church. Doon kami nagpunta para magtanong. At buti na lang, binigyan nila kami ng sketch, kaya nakapunta kami sa Holy Family Parish sa Madre Michelle. Dumating kami sa parokya ni Father Jojo, lunchtime na. So, agad-agad, nakausap namin ang kanyang sekretarya at sinabing si Father Jojo ay makain daw. So, ang tanong niya sa amin agad, anong sadya namin at kung taga saan kami? So, isa sa mga kasama ko, si Sister Ador Panginian, na nagsabi na kami galing ng Tarlac at gusto na namin makausap si Father Jojo tungkol sa isang imahin ng Mahal na Birhen na nabili niya sa antique shop. So, pakilala na nga kami. At nung una, hesitant pa yung sekretary ni Father Jojo. Siyempre, hindi na kami kilala, wala kaming appointment, bigla na lang kami dumating doon. At sabi niya, baka pwedeng sa ibang araw na lang. Ngunit siguro, yun na talaga yung time na para malaman namin. At talagang pursigido kasi kami para matapos na rin at yun ba talaga ang nawawala namin imahin. At dahil naniniwala rin naman kami, na yung imahin na yon ay yun yung talagang nawawalang original na imahin dito sa Tarlac. At magpapatunay dyan ang iba't ibang mga ebidensya at kasama ko nga ang mga matatandang deboto ng Mahal na Birhen. So pinatuloy ni Father Jojo, natuloy kami ni Father Jojo sa kanyang kumbento nung narinig niya kami na mayroong konting komisyon doon sa office. So pakilala kami kay Father Jojo na galing niya kami ng at malubog naman niya kaming tinanggap. At tanong niya, bakit kami nagpunta doon? At anong sadya namin doon? Sinabi namin, doon na namin nilahad ang aming layunin. Ano ba talagang pakay namin? So naging direct to the point kami na sinabi namin na Father, kami galing ng Tarlac. At gusto sana namin ikaw na makausap para doon sa nabili mong birhen sa isang antique shop. Sabi ni Father Jojo, matagal ko nang alam na balang araw may pupunta sa akin na mag-claim. Doon nga namin pinakita yung iba't ibang ebidensya namin. Pero ang tanong ni Father Jojo, ito lang. Aside sa mga ebidensya na yan, may pinakita niyo sa akin, nadadala namin yung mga student program, mga lumang litrato, na ikinalap pa namin dito sa aming parokya. Sabi niya, aside sa mga ebidensya na yan, ano pa ang palatandaan ninyo sa inyong nawawalang imahe? Sumagot si Sister Ador ulit dahil siya yung tagabihis ng Mahal na Birhen. Sabi niya, Father, ang pagkakatanda ko po sa nawawala naming imahe ay meron siyang logo pertaining doon sa school. Sabi niya, meron siyang logo sa dibdib at meron siyang plata. Symbol sa baba, sabi, meron siyang plata sa bandang base ng imahen. So, ang tanong ulit ni Father Jojo, ano ang nakasulat sa plata? So, siyempre, kinabahan ako, siyempre, hindi ko naman alam. Mas 1993, 4 years old ako nung nawala ang birhen. So, sabi ko, ano nakasulat? Ikaw sumagot. So, sabi ni Aching Ador, pamilya, sabay pa sila ni Father Jojo na sumagot, recuerdo de la familia Dairit. So, ang familia Dairit nga na nagbigay ng original na imahe from Angeles, Pampanga. So, doon na namin na-confirm na siya yung original at matagal nang nawawalang imahe for 22 years na nawawala sa amin. Ika-24 ng Setyembre, taong 2013, kasabay sa kapistahan ng Nuestra Senora de la Merced, nang itatag naman ng kagalang-galang na obispo Florentino Sinense ang Cofradía de Nuestra Senora de la Merced.
Dito ay nanumpa ang mga unang opisyales at itinalaga ang mga unang miyembro ng kofradiya. Ang kofradiya po ay isang grupo o samahan ng mga lay people, babae, lalaki, mga nag-originate sa mga Roman Catholics na nag-originate sa Mexico at Central America. Sila po ang buong gawain ng mga tao ito. Sila po ang nakamahala o nakamalaga sa iba't ibang gawain na tungkol kay sino po ang santo at kanya. So, ito po sa akin ay kofradiya ng Nuestra Senora de la Merced. So, tayo po ang mga simula ko ang samahan nito sa pampapangulang ko ni Reverend Father Hector M. Pamituan noong taong 2013. So, inupisahan ko na ito na dahil napansin niya na marami ang deboto ni Nuestra Senora de la Merced. August 6, 2015, ang araw na pinakahihintay ng lahat, ang araw na magbabalik na ang orihinal na imahe ng Nuestra Senora de la Merced dito sa Tarlac. Nung kinuha namin siya sa Bacolor, Pampanga, sa shop ng Inuray Kayanan, umuulan. Napakalakas ng ulan. Pero nung makabalik na siya ng Tarlac, sumikat ang araw. Kamukha-kamukha ng unang kwento ng unang pagdating niya dito sa Tarlac. Umalis siya ng Angeles, Pampanga. Napakalakas ng ulan. Pero nang dumating siya sa Matatagalo, umigil ang ulan, tumabas ang araw. Simbolo na gustong-gusto ng mahal na Birhen na mapunta. Dahil sa napakaraming himala ng Nuestra Senora de la Merced, higit lalo ang kanyang pagbabalik sa Tarlac at ang pagdalaw sa kanya ng mga dumarayong deboto mula sa iba't ibang panig ng lalawigan at karatig probinsya, itinaas ang estado ng parokya bilang isang pangdayosisanong dambana ng lubhang kagalang-galang Enrique V. Macaraeg, ikatlong obispo ng Tarlac noong 24 ng Pebrero taong 2018. Ito ay kasabay na rin sa pagdiriwang ng 800th anibersaryo ng aparisyon ng Nuestra Senora de la Merced sa mga tagapagtatag ng orden. When I took over the parish in the year 2012, I found out na yung palang patron nakalagay sa altar ay hindi pala ang original. So, that actually compelled me to do something in order to find if there are ways the original image. And to add the story short, lahat ng pangyayari, they were put into proper places until we found the original image in time for the 60th celebration of the parish as a parish. So, I went to the bishop of Tarlac, who was then Monsignor Sinense, at sinabi ko sa kanya na gusto naming i-convert ang parish into a shrine. Tinanong niya ako kung sa anong kadahilanan. Ang pangunahin sa sinabi ko sa kanya noon
Because kung ang nangyari sa ating image na nawala at nakita siya muli, it was a sort of homecoming. So I thought the Blessed Mother needed me to tell not only the parish but the whole diocese and the adjacent places to foster a much deeper devotion to the Blessed Mother, especially Nuestra Senora de la Merced. So yun ang pangunahing reason ko, to foster a much deeper devotion towards our Blessed Mother. At tinanong niya pa ako, aside from that, sabi niya, what else can you tell me? Sabi ko, I've noticed there are people who are not from this place and yet they go in order to pray before the image. Sabi ko sa kanya, so there must be something in the image that need to be given a deeper reverence. So more or less these two reasons compelled me to make a petition to the bishop, and the following requirements have been given to me. Sabi niya sa akin, you need to document a series of miracles that have been made possible through people's prayers towards the Virgin. At successfully naman, marami kaming nag-gather noon until such a time that the bishop's term has come to an end, and he was actually replaced or succeeded by Bishop Rick. And we still continue the petition to Bishop Rick until one day he said yes to our petition, and the rest is history. Ikadalawa ng Agosto ng parehong taon nang magsama-sama ang iba't ibang mga veneradang imahen ng Nuestra Senora de la Merced sa bahay Pare Candaba, Pampanga upang ipagdiwang ang 800th taong anibersaryo ng pagkakatatag ng orden ng Mahal na Birhen ng Awa. Ang imahe ng Nuestra Senora de la Merced ng Tarlac City ay may hawak na posas, na kung saan ang posas na ito ay sumisimbolo ng katubusan o ang pagkakatubos ng mga nangaliping Kristiyano sa mga kamay ng mga Moro noong unang panahon. At kung mapapansin ninyo, ang imahe ng Nuestra Senora de la Merced dito sa Tarlac City ay mayroong eskudo sa kanyang dibdib na sumisimbolo sa orden na ipinatatag ng Mahal na Birhen kay San Pedro Nolasco. Taong 2019, nang formal na mapasali ang imahen ng Nuestra Senora de la Merced sa mga kalahok sa prestihiyosong Grand Marian Procession sa Intramuros, Manila. Ang imahen ng Nuestra Senora de la Merced ang kauna-unahang veneradang imahen na mapasali dito sa probinsya ng Tarlac. Alam naman natin na yung Grand Marian Procession, isa ito sa pinaka-prestigious na gathering ng mga Marian images, no? Mga Marian devotees. At sumama tayo doon, una, siyempre, para ipakilala din yung ating pagiging dambana ng Inang Birhen ng Awa. At napakagandang karanasan yung ating unang pagsama doon, no? Para bang ang ating imahen ay inabangan ng mga tao. At ito'y dahil na rin sa kwento nito, no? Yung
nandoon yung sense of awe, yung pagkamangha, dahil na ito ay nawala sa loob ng maraming taon, no? 22 years, at huling nagbalik sa ating parokya at sa kanyang pagbabalik na din isahin pa tayo. Kaya sumama tayo doon dahil alam natin na lalong makikilala ang ating pagka-isray, yung ating pagiging dambana. Ika-24 ng Setyembre, taong 2020, nang igawad ng Obispo Enrique V. Macaraeg ang karangalan ng Koronasyon Episkopal sa imahen ng Nuestra Senora de la Merced. Noong araw ding iyon, formal na idineklara ng kagalang-galang Maria Cristina Angeles, punong lungsod ng Tarlac, 10 ng miyembro ng konseho ng sangguniang panglungsod ang titulo sa mahal na birhen bilang reyna ng lungsod ng Tarlac. 19 ng Enero, taong 2021, nang sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsama sa isang motorcade ang dalawang patron ng lungsod ng Tarlac, si San Sebastian at ang Nuestra Senora de la Merced. Ito ay para sa pagdiriwang ng kapistahan ng santo. Sila ay inilibot sa buong lungsod at pagkatapos nito ay ipinasok sa loob ng katedral ang imahen ng mahal na birhen para sa huling araw ng Misa Nobenario ni San Sebastian. 18 ng Marso naman, nang makiisa ang parokya sa pagdiriwang ng kapistahan ni San Jose sa Aranguren, Capas, Tarlac. Kaalinsabay na rin ito sa pagdiriwang ng taon ni San Jose na idineklara ng Santo Papa. Dinala ang orihinal na imahen ng Birhen de la Merced sa Capas at inikot sa mga barangay na sakop ng parokya ni San Jose Patriarca. Nanatili maghapon ang imahen sa parokya at nakiisa sa huling araw ng Misa Nobenario na pinangunahan ng rektor ng santuario. At bilang pagdiriwang sa 500 taong anibersaryo ng pagdating at paglaganap ng Kristyanismo sa bansa, itinalaga ang santuario bilang isang Jubilee Pilgrim Church ng Diocese ng Tarlac. Ang pintuan ng hubileo ay formal na binuksan noong 4 ng Abril kasabay sa Linggo ng Pagkabuhay. Tayong mga Pilipino, tinaguriang Pueblo Amante de Maria, ang bayang sumisinta kay Maria, ay patuloy na humingi ng paggabay at panalangin mula sa mahal na birhen. Patuloy tayong magpasakop sa kanyang makainang pagkalinga at pag-aaruga, at tayo'y kanyang idadala sa kanyang anak na si Jesus na ating Panginoon. Nuestra Senora de la Merced, ang maawain at mapagmahal na reyna ng Tarlac, ipanalangin mo kami.